Wala nang intro-intro. Masaya silang naglalakad noon pabalik ng bukid si Raway. Ang kukulit nilang mga bata. Lalo na si Tatay Fernando. Kasi nag-uunahan sila sa pagtakbo eh. Pero bigla na lang silang binilina ni Tatay Dadoy na huwag silang lalayo sa kanya. Kahit pa tanghaling tapat yun, mabuti nang nag-iingat. Alam kasi ni Tatay Dadoy sa sarili niya na nasa paligid lang yung ibang kamag-anak ni Uklang. Hindi kasi siya titigilan ng mga yon hanggat hindi ito nakakaganti sa kanya. Wala na eh. Wala na silang pag-asa kay Mamang. Hindi talaga nila kaya. Kaya ang babalikan naman ng mga yon ay siya. Ligtas naman silang nakarating sa bukid nun. Ang kaso nga lang, pagtingin ni Tatay Dadoy sa kubo nila, wasak na ang pinto nito at mga bintana. Sinalubong siya ng isa sa mga tauhan niyang inatasan niyang magbantay doon. Pipilay-pilay pa yung lumapit sa kanya at nagsumbong. Ayon dito, may grupo ng mga kalalakihan ang gabi-gabing pumupunta sa kubo niya. Tapos umiikot-ikot yon. Isang beses nung nakita niya, sinita niya. Pero matatapang ang mga ito. Inaambahan siya na hahampasin siya ng bato. Nung hindi siya nagpatinag, sinipa siya nito sa kanang binti niya. Pakiramdam niya nun, para siyang hinampas ng troso sa sobrang lakas ng sipa. Tapos nung bumagsak siya sa lupa, kinaladkad siya nun papunta sa kubo at tila ba para itong mga aso dahil bukod sa paglalaway nun, umaangil din sila. Mabuti na lang, dumating yung iba niyang kasamahan. Kaya nagpulasan yung mga kalalakihan na yun. Kung walang dumating, baka patay na siya. At nung huling gabing nakita niya yung mga yun, may bit-bit silang malalaking kahoy. Tapos inihagis nila sa pintuan ng kubo. Ayun, bagsak yung pintuan. Gawa lang naman sa kahoy yun eh. Akala niya yun lang yung gagawin. Kaso lang, sunod-sunod na pinagbababato ng mga kalalakihan na yon yung kubo. Kaya pati yung mga bintana na damay. Hindi na siya naglakas loob pa na sitahin yon. Takot na siya. Nung marinig ni Tatay Dado yung kwento ng tauhan niya, ang sinabi na lang niya rito, "Kumusta yung binti mo? Masakit pa ba?" Tumangu-tangu lang yung tauhan niya. Ang sabi niya, umupo muna siya sa labas ng kubo. May kukunin lang si Tatay Dadoy sa loob. Pagpasok nila sa loob ng kubo, maraming ang bato, sanga, may katawan pa nga ng puno ng saging eh. Nagkalat lahat yun sa loob. Mahahalata mong may galit yung gumawa nun sa tinitirhan nila. Ang sabi ni Tatay Dadoy, linisin na muna nila. Gagamutin niya lang yung tauhan niya. Matapos ang ilang oras, nakita ng lola ko na nakakalakad na ng maayos yung tauhan ni Tatay Dadoy. Pero marami pa rin itong isinusumbong sa kanya. Hindi na lang narinig ng lola ko kung ano yon. Isang buong araw silang nag-ayos ng mga dapat nilang ayusin. Nagbilin din si Tatay Dadoy na huwag papasukin yung kwarto kung saan nanatili si Uklang. Gagawin niya kasing pribadong kwarto niya yon. Nakinig naman silang lahat. Pero syempre,
maliban sa lola ko. Kinaumagahan, wala pa rin silang ginagawa sa bukid kasi hinihintay pa nila yung munggoy. Masyado pang bata yung mga yon. Hindi pa nila pwedeng gapasin. Dapat yung tipong paputok na tapos paspasan sila sa paggapas. Inip na inip yung grupo nun. Lalo na yung lola ko. Wala silang magawa eh. Yung mga kalaro nila wala pa rin. Kasi mga anak din ng mga tauhan ni Tatay Dado yun eh. Habang nakatambay sila sa labas ng bahay, naririnig ng lola ko na nag-uusap sa loob si Tatay Dadoy, yung tatay niya, at si Toto Agil. Hindi niya masyadong marinig yung usapan, para kasing nagbubulungan yung tatlo eh. Ang medyo klaro lang sa kanya ay yung mga salitang mainit, mahal na araw, didipa, lalakas, nakakatakot, at alay. Mga ganyan yung naririnig niyang paulit-ulit na binabanggit ni Tatay Dadoy. Hanggang sa umalis na yung tatlo at niyaya sila na pumunta sa ilog. Tuwang-tuwa sila nun kasi makakapaglaro sila sa ilog eh. Nung nakarating na sila sa ilog, naalala ng lola ko si Kabang at si Puti. Sa sobrang pagmamadali niya, nakalimutan niya yung dalawa. Nagmamadaling tumakbo yung lola ko pabalik sa kubo. Hindi naman ganun yun kalayo sa kanila. At saka, andun lang sila sa mababaw na parte. Malayo pa lang siya. Sinisigaw na niya yung mga pangalan ng aso niya. Pero walang sumasalubong sa kanya. Naikot na din niya yung labas ng kubo, pero hindi pa rin niya makita. Umakyat na siya sa itaas, baka sakaling nasa loob ng kubo eh. Nakita niya na nanto doon yung dalawa sa tapat ng kwarto ni Tatay Dadoy. Nakayuko pareho habang umiiyak. Hinimas-himas niya yung mga aso niya. Nung akmang bubuhati na niya yon, nakarinig siya ng kalampag sa kwarto ni Tatay Dadoy. Diba, bawal silang pumasok sa loob nun? Binilinan sila eh. Hindi na sana titingnan ng lola ko yon kung wala siyang narinig na paghinga. Malakas yung hinga eh. Parang relax na relax. Binuksan dahan-dahan ng lola ko yung pintuan. Pagtingin niya sa loob ng kwarto, may nakahigang puting maliit na kabayo sa gitna. Kakawag-kawag ang buntot nun. Tapos gadatama sa lapag ng kubo ng buntot. Pakiramdam ng lola ko lumilindol. Napakapit siya sa pintuan ng kwarto. Tapos yung kabayo, tumayo. Napakaliit ng kabayo na yun. Mas malaki pa yung mga tuta niya. Kaso lang, parang ang bigat-bigat nun. Gawa nang, nung naglakad yon papalapit sa kanya, palala ng palala yung pagyanig na nararamdaman niya. Hanggang sa may humawak sa balikat niya at nagtanong ng, "Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko walang papasok sa kwarto na yan?" Naluluha-luha pa yung lola kong lumingon sa likod niya. Nakita niyang si Tatay Dadoy na nakangiti sa kanya. Sumunod na tanong nito, "Anong nakita mo?" Ang sabi ng lola ko, "Kabayong puti, maliit,
pero nakita na niya yon dati. Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, huwag na lang siyang maingay sa kung anumang nakita niya. Baka matakot kasi yung ibang mga kasama nila sa bukid. Tumangu-tangu na lang yung lola ko. Si Tatay Dadoy naman, pinunasan yung luha niya. Kinarga siya, yung dalawang tuta niya, at naglakad na sila pabalik sa ilog. Nung nasa ilog na sila, nagbilin si Tatay Dadoy sa mga bata na huwag nang lalabas pagtungtong ng alas dos ng hapon at huwag na rin silang maliligo dahil nga mahal na araw yun. Kahit hindi nila alam kung anong meron, sumang-ayon na lang sila kay Tatay Dadoy. Matapos nilang maligo sa ilog, kumain na muna sila at umuwi na. Nung nasa bahay na, nakikinig na lang sila sa mga kinukwento ni Tatay Dadoy. At ang huling sinabi niya, matapos lang ang araw na yon, bukas na bukas, sisimula na nila ang paspasang gapas ng mga munggo. Kailangan kasi mabilis yun. Nagpuputukan yung mga yun eh. Walang ibang ginawa nung araw na yun, kundi humiga, maglaro sa tapat ng kubo, manguha ng mga prutas, makipaglaro sa mga aso o kung anong hayop ang nandoon. Nung medyo padilim na, ang sabi sa kanila ni Tatay Dadoy, huwag nang lalayo gaano. Dahil pagsapit ng takip silim, papapasukin na sila ng bahay at wala nang lalabas. Habang nakikipaghabulan yung lola ko kila Kabang at Puti, nakita niya sa gilid ng kubo nila yung puting kabayo. Ang nakakapagtaka, para itong tumatakbo sa ibabaw ng mga damo. Hindi naman ganun kabilis, kaya nasusundan ng lola ko. Nawala na sa isip niya yung bili ni Tatay Dadoy. Dahil lang nangyari, sinundan niya yung kabayo. Hanggang sa nakarating siya sa delikadong parte ng ilog. Nagtatago yung lola ko sa isang puno nun habang pinagmamasdan niya yung kabayo. Pansin ng lola ko, parang nakatayo yung maliit na kabayo na yon sa kasing taas niyang puno. Tapos may mga lumilipad-lipad. Habang may nagliliparan sa harap ng kabayo, animoy, kinakain niya yon. Paglalarawa ng lola ko, maliliit na paru-parong nagliliparan yon. Hinuhuli ng kabayo, tapos kinakain niya. Nakakamangha ang itsura ng puno at yung mga pinapakawalang paru-paro nun. Halo-halo yung kulay at makikintab. Maya-maya pa, tumigil na sa pagkain yung kabayo at naglakad yon papalapit sa ilog. Lumipat ng pwesto yung lola ko. Pinuntahan niya yung punong kinakain nun. Pagdating niya doon, wala siyang nakitang puno. Ni butil ng mga naglili parang mga paru-paro. Wala. Paghawak niya sa lapag, puro basang lupa lang. Hinayaan na lang niya. Sumunod pa rin siya sa kabayo. Maya-maya pa, biglang tumahimik yung malakas at nakakabinging agos ng ilog. Nawala talaga yung ingay. E doon sa parting yon ng ilog, hindi na sila pumupunta eh, kasi nga delikado. Nang yumuko yung puting kabayo at uminom ito ng tubig. Kahit maliit ito at medyo malayo sa kanya,
Rinig na rinig niya ang malakas na paglagok nito ng tubig. Habang umiinom yun, nakikita ng lola ko na napapalibutan na ito ng malalaking anino. Para ba siyang dadaganan? Pero nagsitakbuhan yung mga yun nung tumayo yung kabayo. Matapos nitong uminom, tumakbo na yung kabayo na yon pabalik sa kubo nila. Sobrang bilis ng takbo nun. Halos hindi na masundan ng mga mata ng lola ko. Si Kabang at si Puti naman, kinakagat na yung damit niya. Hinihila na siya para umuwi. Eh, nagmamasid pa rin yung lola ko eh. Para kasing may mga naiwan doon sa pwesto ng kabayo. Pero puro na lang anino. Hindi niya masyadong maaninag kung ano ba yun. Ilang minuto ang lumipas. Iniwanan na siya ni Kabang at ni Puti. Tumakbo na yun papauwi. Hinabol ng lola ko. Kasi ang dilim na eh. Nakakatakot na yung lugar. Habang tumatakbo yung lola ko, bigla na lang sumabit yung short niya sa kung ano. Parang sanga na matigas. Nadapa siya. Kaso lang, tumama yung tiyan niya sa bato eh. Kaya namilipit siya sa sakit. Hindi siya nakatayo kaagad. Habang hinihintay niyang mawala yung sakit ng tiyan niya, pinilit na niyang tumayo. Kasi madilim na eh. Tapos may kung ano-ano siyang naririnig sa paligid niya. Kahit hirap, naglakad na siya para makauwi na. Nang bigla na lang, merong humatak sa short niya na napakalaking serum-serum. Hindi naman sa pagiging OA pero ang laki nun. Halos kasing laki na ng hita ng isang tao. Nga pala, yan ang tawag sa kanila noon sa mga salagubang o kuliglig. Serum-serum. Nakakapit yun sa short niya at hinihila siya. Ang lakas nun, parang kalabaw. Walang magawa yung lola ko kundi kumapit na lang sa mga pwede niyang kapitan. Sigaw na siya ng sigaw ng, "Tatay Dadoy! Tatay Dadoy! Tatay!" Nang marinig niya ulit yung mga kalampag nung kabayo, yung serum-serum na humihila sa kanya, hindi na niya naramdaman. Para ba itong tinapakan o winasak ng kung ano? Tingin ang tingin yung lola ko sa paligid. Pag-angat niya ng ulo niya, nandoon yung kabayo. Hanggang sa dahan-dahan yung nawala sa paningin niya at nagsidatingan na sila Tatay Dadoy, tatay niya at si Toto Agil. Tarantang-taranta sila. Mabuti na lang pala, bumalik doon si Kabang at si Puti. Sinundan nila yung mga aso. Kasi kahit saan nila hanapin yung lola ko, hindi nila makita. Yung lola ko, kinarga na kaagad ng tatay niya. Tapos nagmamadali silang umuwi. Pagdating nila sa bahay, pinagalitan ni Tatay Dadoy yung lola ko. Hindi lang pagalit ang inabot niya. Ginulpi pa siya. Matapos siyang gulpihin, pinapasok na siya sa kwarto. Habang umiiyak, nakikinig pa rin yung lola ko sa usapan ng mga matatanda sa labas. Tinanong ng tatay ng lola ko si Tatay Dadoy kung nakita ba nito yung malaking serum-serum. Sumagot si Tatay Dadoy ng, "Oo, nakita ko."
alagayo ng mga mangkukulam. Yon ang unang pagkakataon na nagbanggit si Tatay Dadoy nang tungkol sa alaga ng mangkukulam. Marami pang pinag-uusapan yung matatanda sa labas. Kaso lang, dala ng pagod at kakaiyak, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Fast forward tayo. 5 araw nila sa bukid. Papatapos na ang paggapas nila ng munggunon. Sako-sako na yung naipon nila. Tanda ng lola ko. Nasa gitna sila ng buong bukid nun. Medyo malayo yon sa kubo nila. Habang nagpapahinga sila at kumakain ng tanghalian, may isang tauhan si Tatay Dadoy ang naghihingalong tumatakbo papalapit at umiiyak. Pinainom muna ito ng tubig ni Tatay Dadoy at saka niya tinanong kung anong problema. Ang sabi nito, "Chongdoy, yung anak ko nawawala eh. Andun lang yun sa mga durian. Sandali ko lang iniwan kasi kukuha ako ng makakain namin. Pagbalik ko, wala na." Napamura si Tatay Dadoy at tumakbo sila papunta sa durianan. Pagdating nila doon, tinuro nung tauhan niya kung saan niya iniwan yung anak niya. Sandaling sandali lang talaga niya iniwan yung anak niya doon. Tapos pagbalik niya, yung anak niya wala na. Manghang-mangha yung lola ko sa ginawa ni Tatay Dadoy noon. Hinipo-hipo niya lang yung batong inupuan ng bata. May ipinahid sa tenga niya. At meron na itong sinusundan na siya lang yung nakakaalam. Akala ng lola ko makakasama sila. Pero hindi. Lahat sila pinaiwan doon. Ang sumama lang, si Toto Agil, tatay ng lola ko, Tatay Dadoy, tatay nung bata, at 4 pa sa tauhan ni Tatay Dadoy. Silang mga naiwan. Pinapatuloy ni Tatay Dadoy yung paggagapas ng munggo. Ilang oras ang lumipas, bumalik na silang lahat. Bit-bit nila ang isang batang babae. Kumuha kaagad ng tubig si Tatay Dadoy. May inusal siya dito at pinainom niya sa bata. Ang kaso lang, parang wala ito sa kanyang sarili. Lutang ito tapos panay lang ang hinga. Inihipan na din ni Tatay Dadoy ang magkabilang butas ng tenga nito. Pero wala. Walang nangyayari. Kinarga na niya yung bata pabalik sa kubo nila. May mga kinuha siyang gamit sa loob ng kwarto niya. At sinimulan niya ulit gamutin yung bata. Dito na unti-unting bumalik sa pagiging normal yung bata. Hanggang sa nagsalita ito ng, "Tay. Tay." Hinahanap niya yung tatay niya. Sumagot yung tatay niya sa kanya ng, "Anak, nandito lang ako. Ginagamot ka ni Tatay Dadoy mo." Biglang humagulgol sa iyak yung bata. Tapos para itong nagsusumbong kay Tatay Dadoy. Ang sabi niya, "Tatay Dadoy, hindi po ako makakita. Ang labo po lahat eh. Ang sakit po ng mata ko." Ang sabi sa kanya ni Tatay Dadoy, kumalma lang siya. Pinakalma naman yon ang tatay niya. At dito na sinimula ni Tatay Dadoy yung operasyon na gagawin niya sa bata.
sa obserbasyon ng lola ko. Ang tagal nang kinakaskas ni Tatay Dadoy yung dalawang daliri niya. Yung hintuturo tsaka hinlalaki niya. Walang tigil niya yung kinakaskas. Nakatingin lang yung lola ko kung anong gagawin ni Tatay Dadoy doon. Kasi panay ang ihip niya sa ulo ng bata eh. Maya-maya pa, bigla niyang ipinasok yun sa tenga ng bata. Meron siyang hinihila. Ang kaso lang, sa bawat hilang ginagawa ni Tatay Dadoy, sumisigaw naman yung bata dahil sobrang sakit. Nang maubos na yung hinihila ni Tatay Dadoy sa tenga, sinunod naman niya yung mata ng bata. Ayon sa lola ko, parang hibla ng sako yung hinihila ni Tatay Dadoy. Yung sa tenga kulay itim, pero yung sa mata kulay puti. Sigaw ng sigaw yung bata kasi sobrang sakit na eh. Wala namang magawa yung tatay niya, kundi yakapin lang yung anak niya. Matapos hilahin ni Tatay Dadoy yun, gulat na gulat silang lahat. Dahil napakahaba pala nun. Halos parang sintas na ng sapatos. Nang makuha na ni Tatay Dadoy yung dalawang yun, walang pagdadalawang isip. Sinilaban na niya kaagad. Gawa ng oras na lumapag pala yun sa lupa, bigla na lang yun mawawala at babalik sa mga amo nito. At ang tawag doon sa mga alaga ng aswang na yun ay hikit. Ginagamit nila yan sa pangyanggaw o pambulag ng kanilang mga biktima. Nung maayos na yung bata, ang bili ni Tatay Dadoy sa tatay nito, wag na munang aalis. Doon na muna sila sa kubo. Sapat pa naman yung pwesto nun para may tulugan sila. Bukas na lang sila umuwi. Pumayag naman yun. Oras na ng tulugan. Bilang kasama ng lola ko si Toto Agil sa kwarto nilang grupo, kinukulit nila itong magkwento kung anong nangyari sa pinuntahan nila. Ang sabi pa ni Toto Agil, baka hindi sila maniwala kapag kinuwento niya yung totoong nangyari. Sagot naman ang lola ko, dati pa nilang nakikita yung mga pambihirang ginagawa ni Tatay Dadoy. Kaya kung anuman ang ikukwento niya, hindi na sila magugulat. Nung nakumbinsi nila itong magkwento, umupo muna ito sa higaan at saka niya sinimulan ang pagkukwento. Ayon dito, naglalakad pa lang sila. Wala nang tigil sa pag-usal si Tatay Dadoy at tila ba meron itong sinusundang amoy. Kasi panay ang singhut niya. Sandali lang silang naglakad nun. Gawa ng nasa tawid ilog lang pala yung pupuntahan nilang kubo. Hindi alam ni Toto Agil na merong kubo doon. Kasi umiikot din siya sa bukid eh. Alam niya na ikutan na niya yung parteng yon pero hindi niya nakitang may kubo. Nung natuntunan nila yung lokasyon, nagulat siya sa naging reaksyon ni Tatay Dadoy. Walang tigil ang pagkaskas ng mga ngipin nito at wala ring pagdadalawang isip. Tinadyakan niya yung pintuan ng bahay. Hindi alam ni Toto Agil kung anong gagawin niya. Hindi naman siya palaaway eh. Pero kusa niyang binunot yung itak niya. Yun bang nakasanayan na ng katawan niya yung ganung galaw? Sa tuwing magugulat siya, bubunot siya ng itak. Ang sabi ng tatay ng lola ko sa kanya, isuksok niya yun. Ibalik niya. Kalmado lang silang nanonood sa labas ng kubo.
pero sobrang ingay at sobrang gulo na sa loob. May mga umiiyak pa ngang bata eh. Matapos ang lahat ng ingay, lumabas si Tatay Dadoy. Bitbit na yung batang babae na anak ng tauhan niya. Tinapik noon ang balikat ni Toto Agil at sinabing, "Sunugin mo na yung kubo. Wala kang ititira dyan. Dahil babalik at babalik pa ang mga lahi niyan. Kaya sunugin mo." Napaisip si Toto Agil. Tapos tanong niya kay Tatay Dadoy, "Chongdoy, sunugin? Eh, may mga tao pa sa loob ah. Tsaka, paano yung mga bata?" Nilapit ni Tatay Dadoy yung mukha niya sa tenga ni Toto Agil at nagsalita ito ng, "Walang tao sa loob niyan. Puro yan mga aswang." Nangilabot si Toto Agil noon. Ibang-iba yung boses ni Tatay Dadoy na narinig niya sa tenga niya. Nung tinapik siya ng tatay ng lola ko, medyo nahimasmasan siya ng konti. Ang sabi pa nun sa kanya, sundin na lang yung utos. Huwag nang magtanong. Silang dalawa ang sumunog doon sa kubo. Nung malakas na yung apoy, iniwan na siya ng tatay ng lola ko. Siya naman, nanatili sa tapat ng kubo at pinapanood niya kung papaano ito lamunin ng apoy. Nang meron siyang nakitang matandang babae ang dumungaw sa bintana ng kubo. Nakalabas ang kamay noon na parabang nanghihingi ito ng tulong sa kanya. Ang kaso lang, inabot na ng apoy yung matanda at unti-unting nag-iba ang itsura nito. Ayon kay Toto Agil, nagmistulang mukha ito ng isang mabangis na aso. Sa takot niya, napatakbo na siya papasunod kila Tatay Dadoy. Nung natapos na yung kwento niya, ang nanatiling gising na lang doon at nakikinig, yung lola ko. Nakatulog na sila Tatay Fernando. Fast forward tayo ng 2 buwan. Hinihintay nilang gapasin yung kape, mais, tapos iilang mga prutas. Normal naman silang namuhay nun. May mga nanggugulo man, pero pasundot-sundot na lang. Hindi nila kinakaya si Tatay Dadoy. Ang kaso lang, may nagbanta sa kanya na may matandang bababa sa bukid para patayin siya. Pero bago siya patayin nun, merong isang matandang babae ang pahihirapan muna at unti-unti nilang papatayin dahil sa matinding sakit. Sinong nagsabi kay Tatay Dadoy niyan? Yung pinakahuli niyang pinatay na ng gulo sa bukid niya. Bago niya sinunog yun, marami siyang tinanong dito. Kaya naman, nakakuha siya ng mga sagot. Ito namang si Tatay Dadoy. Naghihintay lang. E kung darating siya, dumating siya. Hindi naman natatakot si Tatay Dadoy. Isang gabi habang masaya silang naghahapunan, yung tauhan ni Tatay Dadoy na palagi niyang inuutusan kila Mamang, bigla na lang sumulpot. Gabi to ah, naghahapunan na sila. Banat agad nun. "Manang Dadoy, si Mamang, ang laki na ng binti. Hindi na makatayo tapos may
may malaking ibon sa labas ng bahay niya. Sobrang agresibo eh. Hindi ako makalapit. Tapos si Manang, tsaka si Mamang, hindi na makalabas sa bahay nila. Manong, tulungan natin sila. Tumayo nun si Tatay Dadoy. Tapos sinundan siya ng tingin ng lola ko. Ayon sa lola ko, iba ang ora ni Tatay Dadoy nun. Nakakatakot. Yun ang unang pagkakataon na pinawisan siya sa pagtitiglang kay Tatay Dadoy. Nang magsalita ito ng, "Lahat kayo, babalik na tayo ng panabutan." Nagsisimula na sila. "Uubusin ko kayong lahat kapag may nangyaring masama kay Mamang." Hindi na nila tinapos pa yung hapunan nila. Paspasan na ng ligpitan ng mga gamit at naglakad na sila papunta ng panabutan. Habang naglalakad silang lahat, bigla na lang silang pinahinto ni Tatay Dadoy. Bakit? May dalawang malaking lalaki kasi ang nakaharang sa dinaraanan nila. Bilang madilim, hindi nila makita. Ang sabi ni Tatay Dadoy, mga kaibigan yon na galing kay Mamang. Walang matatakot. Siya lang ang lalapit. Paglapit ni Tatay Dadoy, sandaling usapan lang at naglakad na papalayo yung dalawang malaking nilalang. Pagbalik ni Tatay Dadoy sa kanila, nagsalita na lang ito ng, Si Mamang. Okay, magbibigay pa ba ako ng opinion? Parang hindi na kailangan. Abangan na lang natin yung susunod na part na Mamang 14. Medyo natatakot ako at nalulungkot sa pwedeng mangyari. Yun lang. Salamat.